Just call me Pangit, a 25-year-old seafarer. Share ko lang ang story ko dahil until now, hindi ako makamove on at masasaktan pa rin ako. Binibilang ang hakbang hanggang wala ka na. Long story short, na-inlove ako sa aking auntie. Yes, tama. 25 na ako ngayon at 41 years old ang auntie ko. Na-inlove ako sa kanya dahil naaakit ako sa ganda niya. Nawalan na nang sigla ang iyong mga mata. May asawa siya at kwad na anak. Way back in December 2021, umamin ako ng feelings ko sa kanya. Humirit ako ng halik at bumigay naman ang auntie ko. The next day, dinalaw ko siya sa bahay nila at wala ang asawa niya. Ginawa niya akong pero wala pang nangyayaring The next day, pumasok ulit ako sa bahay nila at pinilit na sa kanya. Sa umpisa, ayaw niya, pero bumigay din siya agad. Oo, ako ang pumilit sa kanya, pero siya ang nagdala sa namin. Nakahiga lang ako at siya lahat ang nagtatrabaho. Nakapilit na baka. Hanggang tumagal kami ng 2 years and 8 months, patuloy-tuloy ang namin kahit saan, basta makapag... Maraming beses kaming hindi na mabilang mapahotel, bahay, at garahe. Hanggang napansin na kami ng anak niya na parang may kakaiba sa kilos namin. Nagkikipaghiwalay ako ng ilang beses, pero ayaw ng auntie ko. Umuwi lang tila bang lahat nagbago na. Paulit-ulit kong sinubukang makipaghiwalay sa kanya, pero ayaw pa rin niya dahil alam kong mali na ang ginagawa namin. Pinipilit ako ng auntie ko, ayaw makipaghiwalay, nagmamakaawa at umiiyak. Sabi ko sa kanya, mali na ang ginagawa ko at nakokonsensya na ako, pero ayaw pa rin siyang paawat. Hanggang sa paulit-ulit ang pag-a-amin, hindi na mabilang, nasa 100 na mahigit siguro. Binibilang ang hakbang hanggang wala ka na. Sa lahat ng pagtatakamin, ang auntie ko ang nagtatrabaho, ako naman itong sitanga, ayaw paawat kasi magaling siya sa lahat na yata ng posisyon na gawa namin. Magaling siya at magbigay. Hanggang sa nakita kami ng panganay niya na may ginagawa kami. Humingi ako ng dispensa at nagmakaawa sa mga anak niya at sa uncle ko. Kung siya man ang maswertehan. Sinabi ko sa auntie ko, tapusin na namin at magbagong buhay na kami. Pero itong auntie ko ay nagchat-chat pa rin araw-araw, pero hindi ko na nire-replyan. Pinatawad siya ng pamilya niya at binigyan ng second chance. Kihata ko na ang tanan. Ngayon, nakikita ko na silang masaya ng asawa niya at lagi silang magkasama. Nasasaktan ako pag nakikita ko sila, pero wala akong magawa. Sabi ko sa auntie ko, masaya ka na, kalimutan mo na ako. Pero araw-araw pa rin siyang nagchat-chat. Nakapilit na baka. Ako lang daw kasi ang nagparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga. Hindi niya mapigilan na kamustahin ako araw-araw. Kwento niya sa akin, niloko rin siya ng asawa niya, hindi lang isang beses, kundi tatlong beses.